Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Ang video ito ay tungkol pa rin sa ating main engine sa barko. Ito ay electronic controlled engine na Artiflex. Ang type niya ay W9X82. So, ang video ito ay tungkol lang sa ating crank angle sensor na kapag nasira itong dalawang pirasong crank angle sensor na to ay hindi naaandar yung makina ng barko. So kung interesado ka sa topic natin, panoodin mo ang video ito. So yung ating crank angle sensor, matatagpuan mo yan sa forward side ng ating main engine doon sa non-drive end. Kung nakikita nyo yung pinaka nasa gitna na yan, yung takip na yan, tatanggalin natin at sa loob niyan matatagpuan natin yung dalawang crank angle sensor. So itong hinahawakan ko na yan, yan ang ating lubrication oil para sa bearing. Importanteng may lubrication dyan at dapat warm yung temperature kapag may flow. Kasi kapag nagbara yung orifice dun sa loob ay maaaring masira yung ating bearing dito sa ating crank angle sensor. Ano nga ba yung crank angle sensor na yan? Bakit napaka-importante yan? Yung crank angle sensor na yan, yan ay isang electronic device na ginagamit sa isang internal combustion engine para ma-monitor at malaman yung actual position ng ating main engine crankshaft. So yung information na binibigay o sinusupply nitong crank angle sensor ay ipapasa niya dun sa ating engine management system o engine control system. So yung signal pupunta sa ating FCM module, yung flex control module, yung electronic controller natin. So since wala nang camshaft tong mga electronic engine natin, wala nang direct mechanical crank angle transmission para sa ating fuel injection saka exhaust valve actuation, di ba? Since tinanggal na nga yung camshaft, wala na yung mga gear. Napaka-importante na ng crank angle sensors kasi ito na yung magbibigay ng electrical signal para malaman ng ating flex control module yung ating crankshaft position, yung pinaka-position ng crankshaft ng main engine. So doon kasi babase yung kanyang fuel injection, timing, saka mga exhaust valve opening and closing. So ayan, nakita nyo na yung itsura ng ating crank angle sensor. Kung papansinin nyo, may dalawang bilog kaliwat kanan. So dalawa yung ating crank angle sensor encoders at meron siyang belt. So ayan, itong ating crank angle sensor, sabi ko nga sa intro pa lang, ay napaka-critical equipment para sa ating main engine. So may dalawa siya, ibig sabihin may backup. So halimbawa, naka-encounter tayo ng trouble, nasira yung isang crank angle sensor, naputol halimbawa yung belt na yan. So since dalawa yung ating crank angle sensor, aandar pa rin yung ating main engine pero maglalabas ng passive failure o magkakaroon tayo ng alarma doon sa ating computer, sa ating Wärtsilä electronic control system computer. Lalabas doon na passive failure, main engine crank angle fail. So pag lumabas yung alarma na yon, yung passive failure na yon, ay checkin mo, checkupin mo, titingnan mo kung bakit lumabas yung alarma na yon at obserbahan. So kung isa lang yung nasira, walang problema, aandar pa rin yung main engine kasi meron ka pang isa. So may dalawa ka kasing crank angle sensor. Ngayon, kung parehas nagkaroon ka ng abnormality dyan sa dalawang crank angle sensor, hindi mo na mapapaandar yung main engine dahil magkakaroon ka ng critical failure. So yung main engine mo para na yan, kaput na. Unless lang magkaroon ka ng isang crank angle sensor na gumagana. So palitan mo yung isa kung meron kang spare na isa. So napaka-critical niyan. So imagine, naputol lang yung belt, dalawang belt yan, di ba? Naputol parehas dahil mali yung tension. Hindi naandar yung barko. Tigil na yung makina ng barko. Problemang malaki yan. Tirik na yung barko. Dahil dyan lang bumabase yung ating Wärtsilä electronic control system. Napaka-importante niyang crank angle sensor na yan. So isipin nyo na lang, kumbaga sa tao, parang yung crank angle sensor, kumbaga yan yung ating dalawang kidney. Isipin nyo, pag dalawang kidney, okay na okay ka, di ba? Tapos pag tinanggal yung isang kidney mo, maaring buhay ka pa rin. Pero pag dalawang kidney na yung tinanggal sa'yo, sigurado, hindi ka na talaga gagana, mamamatay ka na. Parang ganun din yung makina. Dedo yung makina mo pag dalawang crank angle sensor yung bumigay.
Kaya naman, napaka-importante ng maintenance dito. Actually, inspection lang naman talaga yung ginagawa. Visual inspection, regular inspection para maiwasan yung pagkasira. So, bago pa man masira, ma-repair mo na. So, unang-una nga, yung pinakita ko sa inyo, yung tubo, itong tubo na to, itong lubrication oil para sa ating bearing, kailangan meron lagi itong flow. Kasi nagbabara yung orifice nito sa loob. Maliit na butas niyan. Pag nabarahan nyo at wala ng flow, wala ng lubrication, masisira yung ating bearing, apektado ang ating crank angle sensor. At pangalawa, syempre pagbukas natin ng takip na itong cover, makikita natin yung crank angle sensor. Una natin checkin yung belt. So yung belt na yan, kung hindi ko nagkakamali, meron niyang running hours na kailangan palitan every 8,000 hours ng takbo ng makina. Kailangan yata palitan yung belt na yan. Hindi ako sigurado kung 8,000, 12,000 o 20,000. Basta kailangan palitan yan. So from time to time, every month or every quarter, at least every quarter, kung hindi talaga kaya na frequent every month check-upin, at least every quarter, ma-check up to kung okay pa ba yung condition ng ating crank angle sensor. Unang-una nga yung belt. Dapat walang oil yung belt natin kasi pag may langis yan, maaaring magkaroon tayo ng error dun sa position ng ating crankshaft. Kasi syempre pag may langis, mag-slip yung belt, di ba? Dudulas yung belt natin. Tapos pangalawa, yung tension ng belt natin, kailangan hindi siya slack at hindi rin siya masyadong mahigpit. Kasi pwedeng maputol or masira yung belt kapag overtension. Tapos, syempre, kung yung panghuli, kung may worn out na ba yung belt, kung may mga signs na may mga durug-durug na piraso na ng rubber dyan sa paligid, kung makikita nyo naman kung damage na yung belt o may crack na yung belt o kailangan na talagang palitan. So, sa ganung paraan, mape-prevent yung ating major trouble. Bago pa man tumirik yung barko dahil sa pag-inspect mo, nakita mo na malapit ng bumigay, palitan mo na kagad. So, yun yung kinaganda kapag may preventive maintenance tayo, di ba? So, if ever kinakailangan mong palitan yung crank angle sensor, may mga instruction manuals naman dito sa barko. Kompleto yan. At the same time, meron din mga spare parts na available. Hindi pwedeng wala. So, ito yung lumang crank angle sensor. Pinalitan ng ibang electrician, ibang mga crew na nauna sa amin. Tapos, ito yung bago na crank angle sensor. So, may bagong belt, may bagong encoder, at crank angle sensor. So, ayan, nakikita nyo, pinapaikot-ikot namin. Maganda yung ikot pag bago pa eh, kesa compared dun sa kabila, sa isang luma na. So, hindi mo naman kailangan kabisaduhin yung instruction kung paano magpalit niyan. Kasi, yun nga sabi ko, lagi namang merong available na manual. Saka, iba-ibang model, iba-ibang unit or type ng main engine, kahit pare-parehas na Artiflex, minsan magkakaiba yan ng settings. Halimbawa, yung torque na gagamitin para sa tension ng belt, minsan magkakaiba ng settings yan. Kaya mas maganda, if ever na gusto mo talagang masigurado, babasahin mo talaga yung manual at step by step, sundan mo yon. So, itong video to, gumawa lang ako nito para generally magkaroon kayo ng information or idea, konting idea para tungkol dito sa ating crank angle sensor. So, general overview lang to. Hindi ko naman kayang ibigay yung talagang pinaka-actual na information o kung paano gawin. Actually, hindi pa ako nakakapagpalit nito. Lagi lang akong sa manual nakakakita. So, sa manual ko lang nakikita, binabasa ko lang. Pero, nakita ko naman, hindi naman ganun kahirap magpalit. So, ito yung instruction kung paano magpalit niya crank angle sensor. Unang-una, kailangan yung cylinder number 1 ng main engine natin. Yung position niya ay nasa top dead center. Itong pinaka-shaft, yung gear sa gitna, meron niyang red marking. So, dapat nakatutok yung top dead center, yung cylinder number 1 sa taas, sa upper center, yung pinaka-gear natin, yung pinaka-shaft natin sa gitna. Makita niya yung kulay pula na yan na markings, kailangan nasa upper center yan. Ibig sabihin, yung cylinder number 1 ay nasa top dead center position. Tapos ilalagay mo lang yung belt, tapos tulak mo yung shaft encoder papasok, i-align mo lang yung belt sa direction ng ating mga gear,
Tapos i-adjust mo yung tension. Pag na-adjust mo yung tension, ikutin mo yung shaft ng yung crankshaft, yung main engine ng several times gamit yung ating turning gear. Syempre, pag isang rotation pa lang, isang revolution pa lang yung ating crankshaft ng main engine, hindi pa natin sigurado kung tama yung tension. Syempre, nagbabago-bago pa yan. So, mga ilang beses natin papaikutin yung crankshaft, ilang revolution, dalawa, tatlo, hanggang makasigurado tayo na hindi na babago yung ating belt. So, tama na yung tension natin, yung adjustment natin. Tapos yan, balbalik mo lang yung screw, tapos ilalak mo na. Ganun lang kasimple dito sa manual. So, additionally, meron din manual instruction regarding sa ating crank angle sensor offset. Halimbawa, merong difference yung ating dalawang crank angle sensor. So, magkakaroon din tayo ng critical failure sa ating Wärtsilä electronic control system. So, ganun din, kung mag-adjust tayo, mag-offset tayo ng crank angle sensor, ilalagay din natin sa top dead center yung cylinder number 1. Kailangan yung nasa gitna na gear, di ba may marking na red yan, ay tumapat sa upper center. Tapos, yung dalawang crank angle sensor natin, yung pinakabilog na yan, kung papansin ninyo, may marking din siya na red. So, dapat tumapat din siya dyan sa pula, sa gitna, sa center. So, kaliwat kanan yan, yung number 1 nasa kanan, yung number 2 nasa kaliwa. Tapos, dapat yung ano nila sa gitna, yung markings nila na pula. Ngayon, pag titingnan mo lang yan sa mata, syempre, hindi mo yan alam kung saktong-sakto ba yung binibigay niya na ano eh, di ba, angle. Ma-adjust natin yan dun sa computer. So, sa computer, meron tayong laptop dito sa barko, merong software na ginagamit. At dito mo lang i-adjust, babagoy mo lang 0.5, 0.6 degrees. At habang umiikot yung ating turning gear, habang pinapaikot natin ang turning gear, yung ating main engine crankshaft, ina-adjust niya na kinakalibrate na ng computer. At dito malalaman natin, meron ditong chart para makonfirm natin kung tama ba yung ating pag-setup. So, dito sa trend na to, makikita natin, yung guhit na yan, ibig sabihin, parehas na yung ating crank angle sensor. So, ayos, maganda yung ating setup. Kasi bawal yan magkaroon ng difference. Alam ko 0.5 to 0.7 magkakaroon ka ng critical failure. Tapos kapag 1 degrees yung difference ng ating dalawang crank angle sensor, ay hindi mo na mapandar yung makina. So, paano mga kalegi, hanggang dito na lang ang video natin at uulitin ko lang, hindi ako isang eksperto sa larangan na to at hindi pa nga ako nakapagpalit niyang crank angle sensor. So, maaaring ang mga ibinigay ko sa inyong impormasyon ay hindi tama lahat or mali yung aking pagkakaunawa o kaya naman kulang yung aking binigay na detalye. Kaya kung meron kang napulot na konting aral o natutunan dito sa aking video, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel natin. So kung wala ka namang napulot o alam mo na yung lahat ng mga sinabi ko, okay lang din, at least pinanood mo hanggang dulo yung video natin. So paano mga kaleki, hanggang dito na lang tayo at hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Paalam.